spending your Friday night with me. And masaya pa lang mag-live stream. Kaya sabi ko, sige, mag-live stream na tayo every Friday at 8. So, yes, throughout the week, madami akong mga finigure out na mga bagay-bagay. So, finigure out ko paano gumamit ng SLR para makapag-live stream. Tulad nga ng nasa ad, sa ating caption, sa ating picture pala, thumbnail, ang ating tampo kaya na yan, ang nasa ating likod, ay ang aking mga body care and hair care empties na siya ang feeling ko mas magandang ang talakayin in a live stream versus if tatalakayin ko siya in recorded video. Kasi napapansin ko nga, di ba, parang empties do well kasi di ba more of nakaka-relate kasi kayo na ah, ginagamit ko din yan, gumagawa rin ako niya, di ba, mas interactive siya na form of format for videos, which is why I decided na sige, i-live stream na lang natin siya. And yes, yun nga sa mga bumati, maraming salamat. Ang aking eyes, cheeks, and lips ay hatid sa inyo ng BLK Cosmetics in the shade of peony. Actually, hindi hatid sa inyo, ako bumili nun eh. Charet. So, ganito ho karami ang ating hair care empties. I don't even know where to put this. Wait lang. Kailangan ko muna ayusin ang lamesa. Ibababa ko muna ng mga ibang items para mayakyat ko lahat ng mga items na pang iba. Okay, so ito yung basket ng aking mga ginamit na shampoos and conditioners. Okay, so bale, meron ako dito, Serie Expert. Marami mga ginamit na Serie Expert from L'Oreal. So, meron ako Serie Expert na Absolute Repair. Meron din ako Glycerol plus Cocoa Oil Nutrifier. And, sobrang bango talaga. Amoy jasmine kasi itong, ano, itong isang to. And, amoy jasmine siya. And then, this one naman ay, parang, hindi ko parang rosemary. Basta, ang suso siya ng mga amoy nila. So, I got these items as gifts from them noong I was asked to try out yung extenso oleo shade. And yes, by the way, yan pa rin. Yung rebonded area, sobrang behave pa din siya hanggang ngayon. Even though the last time nakapag-extenso oleo shade ako was July 2019. Pero behave na behave pa rin. So, yan si L'Oreal Serie Expert. Meron akong the Nourishing Secret. Ginamit ko ito, yung Hair Ritual Boost Shampoo and Conditioner. Nagamit ko siya. And parang okay naman siya. Maganda yung bagsak sa hair. And ayun nga, very floral ang amoy niya. Tulad ng, actually, Dove is generally very focused na powdery talaga yung amoy ng mga products nila. So, ito siya sa, talagang kinakarir nila yung powdery part. And then, meron din ako mga nagamit na Dove Oxygen and Nourishment na shampoo and conditioner. And sobrang gusto ko ang Dove Oxygen and Nourishment kasi sobrang oily talaga ng scalp ko. Di ba yung skin ko, lagi ko nababanggit sa mga ano, lagi ko nababanggit sa mga YouTube videos ko na yung skin type ko is dehydrated oily. So, my hair is also really, really oily. So, ito naman yung Intense Repair Shampoo and Conditioner na ginamit ko din. Tapos, yun talaga yung meron sa Dove. Ako ko talaga niya. And, I've also tried yung Thickening Ritual Shampoo nila from Nourishing Secrets. So, ito yung may lavender. And, ano siya? Actually, it's its own take on lavender. Parang hindi siya ganun kaamoy lavender versus yung Love Beauty and Planet na version nila na lavender product. And I also have here dalawang tubes lang naubos ko na Dove 1 Minute Serum Conditioner. Ayan siya. And ito talaga yung sobrang gustong-gusto ko. I attended the launch event for this range. And maganda nga yung pinapromote nila kasi diba Dove 1 Minute Serum. So yung technology of skincare serum, nilagay talaga nila dito sa conditioner para maging mas healthy yung hair, mas shiny. Pero ang personal yung gusto ko nga talaga sa kanya is nakakatulong nga siya doon sa mga tuchang, pero hindi siya ganun ka-oily. And the best part is, sobrang bango talaga niya. Sa mga gumagamit din nito, I'm sure agree kayo sa akin na sobrang bango talaga nito. As in like the best pagdating sa bango. At saka pag ginagamit ko to, pati yung pillowcase ko mabango na, pati yung bedsheets ko, di ba pag umulong-gulong ka sa bedsheets mo, sa unan mo, lahat sila bumabango na dahil dito. Sige, bali yung Rio. I'm sure naririnig niya to sa mga commercials kasi parang si Park Shin Hye yung endorser. So I'm sure you've also heard about these items. And ito nga, ang brand na to, ang buong brand na to is parang designed for hair loss for women. And parang
parang for all ages, kung tama yung pagkakaalala ko. Pero noong pumunta nga ako sa Korea in 2017, marami nga mga hinord na Lio products. And naging malaking tulong nga sila kasi I did have my hair bleached in 2016. Tapos parang yung, alam mo yung kakahabol ng roots, maintain dye, na parang pagdating ng 2018, parang yung sobrang nangalahati na yung thickness ng hair ko. So, I really needed to use something like this para bumalik yung dati niyang estado. Pero madami din akong ginamit, to be fair. So, hair loss, hair shampoo. At saka amoy ginseng siya. So, it also takes a certain kind of audience. Like, alam po, hindi lahat ng tao ay mahilig sa amoy ginseng. And so, yan yung ginamit ko yung hair strengthener. Meron din akong nagamit na hair strengthener shampoo. Meron din sila hair strengthener na rinse. So, apparently, a rinse pala sa Korean is para siyang conditioner na hindi ganun kakapal. Parang ganun. Milder conditioner. May ganun pala silang nalalaman. Yes, amoy ginseng din. Marami din ako nagamit ng mga treatments nila. Ito din, nagamit ko din evening primrose na volumizing hair conditioner at damage care na rinse. So, ito mga products nga na to, lahat to. So, ito mga malalaking bote. Inubos ko tong lahat. Like, mga 500ml to mga bote. Parang, I think it spanned a year almost. Kasi parang on-off siya. Pero I think isusuma total ko, it spanned about a year of using Rio before ko talaga na feel na yung hair ko. Parang hindi na siya kasing nipis noong dati. Noong talagang tuloy-tuloy ako nagre-recolor dahil sa paghahabol sa bleach. Okay, so susunod naman ay yung L'Oreal na Ever Collection. So, bali madami sila Ever Sleek, Ever Pure. Madaming kulay, pero basta makikita nyo lang na lagi siyang may Ever. And yung maganda nga kasi dito, this entire line, if I'm not mistaken, talaga na entire line is sulfate-free. Pero pwede nyo i-check naman eh. Nakasulat na sulfate-free. And then, nung time na naka-bleach nga yung hair ko, laking tulong talaga nito kasi it helps to prevent your hair from becoming brassy. So, hindi siya syempre katulad ng purple shampoo that will help your hair na talaga i-color correct niya. Pero at least ito, malaking tulong siya para hindi siya maging brassier, parang ganun. At saka, mabula yung shampoo niya at laging mabango din lahat ng mga shampoo and conditioner na range na to. And generating nga lang din kasi naabutan ng nanay ko sa Landers na parang nag-sale sila ng 10 pesos per tube nito. Kasi parang normally 300 plus siya. Kasi ganito yung mga tube. Parang damaged yung batch na yung seal dito sa gilid. Parang bumibigay silang lahat. Tapos may mga iba parang pumuputok na sila. Which is why sinale na lang na Landers for 10 pesos. So, ang ginawa ko na lang, pagka-receive ko, karamihan yung mga nagsiputukan, binuhos ko na sa ibang bottle. And then, matagal-tagal ko nagamit dahil nga sa ang daming nabili ni Mother nung time na yun na nag-clearance sale sila. Ginagamit ko yung Avon Advanced Techniques na Supreme Oils and Avon Advanced Techniques na 360 Nourishment. So itong 360 Nourishment, may kasama siyang Moroccan and Argan Oil and mabango nga talaga siya. Yes, yun nga lang, parang na-feel ko lang parang for higher-end na shampoo, parang feeling ko pwede pa nilang karirin yung packaging pa more. Pero syempre, it's not I who will dictate. Pero mabango nga talaga siya. And ito naman ang Avon Advanced Techniques na Supreme Oil. So, itong Supreme Oils naman, medyo a bit too oily for me. So, inubos ko siya more of kasi parang, alam mo yun, dahil nandiyan na siya. Mabango din siya. And meron siya kasama yung T5 Complex. Mabango din siya, pero personally, in terms of repurchase, mas prefer ko talagang ito yung bilhin ulit. Kasi, mas naghiyang to sa akin. Ito parang medyo masyado na talagang oily. And, okay. So, actually, marami sa mga Palmolive na nagamit ko ay actually, ay natapon ko na kasi sobrang dami na talaga din ng bote. But I swear, I'm sure I have used more. And yung napansin ko nga na pinaka big deal about Palmolive, I'm sure makaka-relate din kayo, is that compared sa mga ibang shampoo brands, talagang mas matagal mag-stay yung amoy sa hair. Kasi napapansin ko nga din na, di ba talagang yung Sunsilk, very competitive din sila about fragrance. Pero napapansin ko, in terms of lasting power of fragrance, mas long-lasting pa din talaga ang fragrance ng Palmolive versus sa sa Sunsilk. And lahat ng variant nila, di ba, sobrang ang baba mo talaga. Talagang, wala pa akong na-encounter na Palmolive fragrance that I didn't like. So, actually, madalas nga ginagawa ko, bumibigyan ko ng sachet ng Palmolive. And then, ang ginagawa ko, yun yung pang-travel ko, yung mga sachet yung
ginagamit ko pag nagta-travel. Kasi at least sure ako na kapag nagta-travel ako, mabuo yung hair ko. Kaya, buo ng coconut nila. So, for Pantene, ang dami kong nagamit na Pantene Aqua Pure from their Pure Collection. So, ito yung clear nila na shampoo. Eh, parang nung nilabas sila to, parang ito pa lang yung talagang, yung parang clarifying shampoo na lumabas at the time among sa mga major brands. Kaya nga, sobrang tuwang-tuwa ako nung time na yun kasi sobrang oily nga talaga ng scalp ko. So, ito at saka Oxygen and Nourishment talaga yung pinaka-favorite ko noong mga 2014-2015. Dahil nga sa sobrang, sobrang gusto ko ng formulation niya. And ito naman yung conditioner. So, sure na din ako masyado nakaalala about the conditioner. Like, ginagamit ko siya dahil kailangan. Kasi pag hindi mo naman ginamit, sobrang ka namang tochang. May ganong factor. Pag hindi mo ginamit, tochang ka. Pero, to be fair, yung shampoo pa lang, okay na. Ito naman, nagamit ko din yung limited edition nila na shampoo and conditioner na 3-Minute Miracle. So, ito 3-Minute Miracle, ever since talaga, super gusto ko talaga. One of my favorite fragrances of all time. At saka yung bagsak niya. Ang ganda din talaga ng bagsak niya. Nagkataon lang na parang, ako lang kasi tipo ng tao na if I'm receiving free conditioner sa mga brands ganun, ginagamit ko na what I receive for free. Hindi na ako consciously bibili ng iba, but probably if I were consciously to buy conditioner, this is definitely among the top choices kasi ang bango-bango nga talaga niya. Inalang itong shampoo noong ginamit ko, for me, I found it to be too oily. Parang hindi ko talaga mag-gets pag ginagamit ko to. Parang pagkaligo ko pa lang, pagkatuyo na hair ko, parang after 2 hours, sobrang mantika na. As in, hindi ko talaga mag-gets. Unexplainably oily. So, feeling ko, ito, baka dahil sa panting, bro, vegan on. So, I think if your hair is really, really dry, really, really frizzy, that it really needs taming, okay to. Pero for me talaga, parang sabi ko, hala, parang poking olfactory na ako. Kasi nga, ito 3-Minute Miracle. And ang dami kong nagamit na iba pang 3-Minute Miracle. It's just that I already let go some of the tubes throughout the year. So, ito ang favorite ko talaga yung amoy niya. Ako ko talaga yung ano niya. Vanilla Berry Chorba Chinese M&M na pinaglalaban nila. I love it so much. And na-try ko yung Color and Perm Lasting Care. Yung Total Damage Care 10. And ito naman yung last kasi ito yung pinakabago. So, ito yung Pantene Collagen Miracle, and actually, hindi ko na maalala kung anong sinulat ko sa Instagram na fragrance. Pero for me nga, parang siya rose. Rose and nakate coco in a good way. Abongan niya talaga. And yung gusto ko nga rin kasi dito, dahil nga sa, this is like the same, kumbaga same cousin siya, 3-Minute Miracle, ay gusto ko talaga yung texture, at gusto ko talaga yung bagsak na hair ko when I'm using this. So, they sent me some samples. Actually nga parang, hindi mo sponsored post yung pinost ko sa Instagram. Like talagang nagustuhan ko lang talaga to kasi like the other 3-Minute Miracle conditioners, gustong-gusto ko talaga sila. Kaya talagang if I consciously will buy conditioner, ito talaga yung bibilhin ko. Okay, so meron lang ako naliligaw dito. I think nag-iisa lang siya. Johnson's Active Kids Shiny Drops Shampoo. So, ito nga parang, if I'm not mistaken, yung friend ko na nasa Johnson & Johnson at the time, siya nga yung nagsabi sa akin na talagang ito, they were very, very excited to bring this in kasi ito yung actually ginagamit ng mga bata sa mga bansa na, di ba syempre, di ba may mga kids na talaga yung ethnicity nila, very, very curly and frizzy talaga yung hair nila. Pero di ba normally parang yung mga magulang, natatakot naman sila na gamitan ng sobrang mga pang matatanda yung mga bata. I mean, di ba mga kasabihang matanda na parang, kasi sira yung buhok mo if gumamit ka ng pang matanda na products, parang ha? Kasi di ba ako in my mind kasi personally, parang, anything that passes the FDA technically is should be safe for all human beings, eh, di ba? Pero yun nga, di ba, mga kasabihang matanda. So talaga ito yung pinupush nila for kids who were born with really frizzy hair. So ito nga maganda nga yung conditioning power niya as a baby shampoo. So I'm really happy about this one kasi alam ko may mga tao na sobrang sensitive. May friend ako na parang alam ko, ang brand lang na nagagamit niya is Johnson's Baby. So sobrang sensitive ng kanyang scalp. Ah, nandito rin pala, kaya pala may kasama siya yung Johnson's Baby Conditioning Shampoo. So, ito naman na Johnson's Baby Conditioning Shampoo. Ito naman, I use this pero parang more of on the days when I really feel na parang sobrang oily na hair ko na kailangan siya i-clarify. Parang yun talaga yung purpose ko para sa kanya pero hindi ko talaga ito magagamit as a main conditioner kasi sobrang magtutuchang na din yung hair ko. Actually, I think makikita nyo ito sa mga salons, itong Repair Rescue. So, if you have
damaged colored hair, okay ito kasi makakatulong talaga yung line na to for yung, I mean, yung mga Bonacure range of products, makakatulong talaga to for colored hair. Meron silang pink eh. May pink na variant na talagang for color freeze. Pero ito, okay din. This one. Punta kayo, punta ako bakit ang daming cream set kasi bago na ako since school, naging intern ako ng cream set for marketing. So talaga, kumbaga, I would say that cream set is a brand that's close to my heart. Even though it's close, short lang yung internship ko. Syempre, yung parang napamahal ka kasi talaga sobrang ka mabibisi sa dami ng mga activities. At siguro din yung maganda about yung pag-intern ko kasi yung Unilever is that hindi siya yung kumpanya na papagtimplahin ka lang ng kape. Di ba may mga ganong internship na parang nakaka-frustrate papagtimplahin ka lang ng kape after everything. Marami talaga akong mga nagawang productive na bagay. I learned so much things and I met so many new contacts as well. Kaya, like, mahirap talaga yung internship ko. Pero, oh nga, I do look back with lots of fun memories. Ayan, so meron ako ditong Standout straight. Tatlong Standout straight and look, ganun tsaka luma, hindi pa si Heart. Ganun nakatagal ng mga Empties na to na hindi pa si Heart yung nasa tube. Yung current ko ng cream silk ay si Heart na nasa tube. And for me nga, feeling ko, tamang-tama lang to. In general din talaga, the entire cream silk range was formulated for Filipina hair. So ano talaga siya, it's a Filipino brand formulated for Filipina hair. Kaya bakit siya sobrang hiyang sa ating lahat? Kasi dahil nga siya, it's formulated for this weather and yung parang yung the pollution, the humidity that we live with. So, ayan, gumamit ako ng maraming Standout straight. And ano din, isa to sa mga naging projects ko sa Unilever, yung daily treatment conditioner. Kasi di ba ngayon meron ng ano, keratin, triple keratin rescue, ayun, di ba yun na yung pumalit. Pero ito nga yung Standout. So, speaking of triple keratin rescue, ano, meron din ako. Meron din ako empty ng triple keratin rescue. So, ito nga, actually, essentially, yung ganitong daily treatment conditioner, yung format naman talaga niya is between conditioner and treatment. Parang pinaghalong conditioner and treatment. Kaya ako naaalala niyo, pag spinis out niya yung mula dito sa tube na to, ayan, may icing pa siyang nalalaman. And, ano, may white and may pink na lalabas na conditioner kasi, ano nga siya, it's both the cream, yung tawag dun yung basic conditioner, rinse off, and both the parang anong tawag yung conditioning tub or treatment na pinagsama sa isang product. So ayan siya, and meron din ako, and yung triple keratin rescue. So for me, mas mabango pa rin yung mga iba nilang range, pero yung maganda nga kasi dito is talagang mas nakuha na nila yung tamang power lang for chemically treated hair na hindi masyadong mabigat or oily sa pakiramdam. And meron din ako dito na King Silk Fresh Hydration. At least ako may mukha na to. Ayan, nandito naman si Elise Hawson. So, this one, I really like this conditioner a lot kasi very lightweight lang siya. And I think ito na yata yung pumalit na Cream Silk Hydra Fresh. Ina-endorse si Catriona. Ito na yung pumalit. I mean, yung Hydra Fresh yung pumalit dito sa formulation na to because this one was limited edition. And yung gusto ko nga talaga dito is originally, para formulated siya for summer use, pero gusto ko nga na kahit all year round, maganda talaga siya para hindi maging oily yung hair mo at saka maging bouncy, maganda yung bagsak. So, yun yung gusto ko siya. Yun yung gustong-gusto ko sa kanya. Yes, susunod naman ay ilalabas ko ang Tresemme. Ayun. So, ito yung mga Tresemme products. Although butal-butal, so meron ako nagamit na split repair for shampoo and conditioner set. Meron din akong nagamit na smooth and shine na malaking bote ng shampoo. Meron din akong nagamit na keratin smooth na conditioner lang. Puro butal-butal kasi mga kung ano ng mga regalo-regalo lang. And then meron din akong nagamit na smooth and shine shampoo and conditioner. Ayan siya. So, ito nga yung mga products na nagamit ko na sobrang yung butal-butal. And for Tresemme naman personally, parang wala akong ganun ka-heavy na feedback. Para for me, okay, para sakto lang siya. Like, it's definitely not bad. Kasi diba talaga salon formulation, ganyan, diba? It's definitely not bad. Pero, hindi siya yung tipo actually na brand na parang hahanapin ko na, oh my god, I have to buy Tresemme. Parang ganun. Hindi siya yung ganun tipo. Ayan, so, eto na yung Sun Silk basket naman natin. So, ang nagamit ko na nga ay ito, Sun Silk Naturals Watermelon Freshness at Coconut Hydration. And ito nga, gustong-gusto ko to lalo na kapag nagsushoot ako ng
headshot. Kasi yung pinaka-importante nga kasi kapag mag-shoot ako na headshot is that sometimes the shoot can go on for like 8 or 9 hours. So, sobrang important for me na hindi maging oily yung hair ko. So, madalas ang hinuhugas ko na lang, shampoo na lang. Tapos, ito yung ginagamit ko na shampoo. So, ito talaga ang may coconut. Tapos, ito watermelon na may cooling sensation talaga siya on your head. Which is why I really, really like using these. Talagang ito yung, lalo na yung watermelon talaga yung parang gusto ko talagang gamitin at hahanapin ko talaga siya. Eto, dami ko ding nagamit na Sun Silk Pink. Yan, no, smooth and manageable. Pero ito yung old packaging pa. Matagal, ito yung matagal na eh. So, hindi na ito yung, nagbago na siya since then. And yung gusto ko nga dito ay, ang bango-bango niya, mabula siya. At saka syempre, it really does help na maging nourished and smooth yung hair mo. Yun yung gusto ko sa Sun Silk in general. Very conditioning yung mga shampoo nila. Ayan, ito naman, at least, di ba, meron na akong Sun Silk Strong and Long na older packaging and yung new, I think this is already the current packaging. So, yung gusto ko nga sa Sun Silk na Strong and Long ay talaga nga nakakapagpahaba siya ng hair. In fact nga, parang nung bata ako, parang tinanong nga kasi ng mama ko yung mga kaklase ko sa boys lesson. So, parang, uy, ano ba yung shampoo na okay para mahaba yung hair agad? Kasi, di ba, syempre, pag yung madalas kasi nung bata ako, nagtitake ako ng voice lessons, maraming mga kantahan, maraming guesting sa mall. Especially, parang minsan papadala ako ng school as parang demo kid, parang ganun. Kumbaga, to showcase, oh, pag nag-aral yung anak niya sa singing school namin, ito yung kahihinata, ganun. So, syempre, mas maganda, di ba, kapag yung hair ko niya mahaba, pwedeng ipusod, pwedeng braids, pwedeng, maraming pwedeng gawing hairstyle. So, kinareer niya humaba yung hair ko when I was really young. So, talagang nasa hanggang bewang or lagpas bewang pa siya when I was really young. Ayan, so ito mabilis lang. So, isusunod ko naman yung mga Japanese na shampoo and conditioner na nagamit ko. So, meron ako nagamit na Tsubaki. So, Tsubaki is the shampoo and conditioner brand of Shiseido. And okay naman siya. Parang neutral yung feedback ko. Sakto lang. Pero I'm sure, actually maraming, a lot of Japanese people are into this. And actually yun nga, kaya sakto lang for me kasi personally, mas mahilig talaga ako sa essential. Kaya meron akong essential na, ang dami ko shampoo na nagamit from essential. So gawa naman to ng cow. And ito nga yung minamarket nila para sa mga mas bagets. And ito nga ay madami ako nagamit dahil mabango. That's one. At saka for me, sakto yung bagsak sa akin. Kasi pag magamit nga ako minsan yung mga, ayan na naglalaglagan na. Pag gumagamit ako ng mga ibang conditioner brands, minsan masyado silang overwhelming. And ayan, you see, more essential shampoo. And isa naman na nagamit ko naman from Cherie. Ito naman, ayan, pagpapita ko. Cherie na. Ayan na, nagsisilaglagan na silang lahat. So, Cherie na Air Feel Shampoo and Conditioner. So, ito din ay brand ng Shiseido. And for me lang personally, mas gusto ko yung amoy nito kasi parang amoy fruity, amoy fresh. At saka mas tama lang din yung bagsak for my hair compared to Tsubaki. So, yan. Ito siya. So, overall. Tapos, and ito na yung pinaka-latest na ginamit ko na essential. So, ito naman ay Smart Arrange Shampoo. So, ito yung binili ko na when I was in Japan. Kasi noong nasa Japan nga ako, I lived in a share house. So, talagang yung bathroom ay hindi sa'yo. So, kailangan mo talaga ng sarili mong basket ng toiletries. And mahirap nga din kasi kung bibili ka ng pagkalaking mga bote, eh 1 month lang naman ako doon. So, ito yung binili ko na nasa refill pack. Kasi at least itong refill pack, you can open and close the lid again. Ayan. Yung susunod naman ay itong timba ng mga treatment. So, sa yung mga conditioner treatments, pero mabilis nga lang kasi, ayan. So, bali, meron mong Silk Triple Keratin Rescue. Okay to sa mga naghahanap ng sakto lang. Yung talaga para lang sa mga, yung mga tutsang lang sa dulo. Ayan, okay to. Ayan, meron din ako nung cream silk na treatment from before. Aha. Mami din ako ng Expert Platinum Strength Nutrisame. And gusto ko nga din yung effect nito kasi malaking tulong nga ito doon sa mga tuchang. At saka mabango din siya. That's also one important thing. Meron din ako dito na Schwarzkopf
Fiberplex number 3. So, yung Fiberplex, yun yung parang smart block, smart bond or Olaplex ng Schwarzkopf. Mini-mix in nila sa mga chemical treatments like bleaching or color to make your hair less damaged during chemical treatment. So, ito yung take-home conditioner. And, indeed nga, nung ginamit ko talaga to, nung time na binalik yung hair ko to brunette from blonde, nakatulong nga to prevent brassiness at saka to also yung parang hindi na lalo pang matuchang yung hair. Malaki nga din yung tulong nitong product na to. So, body damage care. So, ayun din. Parang ginamit ko din to kasi sige, nandyan na siya. Pero parang wala din ako feedback masyado about this one. And yun, diba, halata naman na gustuhan ko yung cream silk na tub dahil meron pa ulit. Ayan, meron din ako na Serie Expert na Absolute Repair. And ang bongbong talaga na mga products sila. This one, yan parang amoy, ito yung amoy rosemary. And okay nga to sa mga talagang really deeply damaged hair due to chemical treatments. And mahahanap nyo actually to sa L'Oreal Professional Lazada page. Dati kasi parang salon exclusive lang siya. Pero napansin ko nga simula nitong ECQ. Parang nung nag-MECQ, meron na nito sa Lazada store nila. Ehe. And then meron din akong nagamit na Schwarzkopf Bonacure Repair Rescue Deep Nourishing Treatment. So ito for me, medyo masyado na talaga siyang deep. So ginagamit ko lang siya on the ends. Pero if you have bleached or damaged hair, malaki talaga yung maitutulong nito. Nag-ubos din ako ng Repairing Hair Sleeping Pack from Innisfree. Pero parang ito, baka medyo na-feel ko masyado na ding oily for my hair personally. Siya oily kasi this one I think is really created for hair na talaga sobrang damaged talaga ng siguro sobrang dry ng weather. Pero dito, di ba, sobrang humid sa atin, so hindi siya masyadong naghiyang. And then meron din ako dito, hair treats na hair spa. Actually, ang dami ko pang ibang naubos na hair treats, hair spa. Yun nga lang, pinapun ko na din sila kasi sobrang dami na nila. And I think ito, di ba, marami may gusto nga kasi mura lang, mabilis bilhin sa Watsons. Madalas pang buy one, take one, tsaka di ba mabango siya. And ito nga yung gusto ko, even though sinabi niyang hair spa, lightweight lang siya, parang conditioner pa rin lang siya eh. Kaya tama lang siya sa sobrang humid at sa sobrang init ng panahon natin. And finally, ayan, isang katutak na essential. Ayun na, iba-iba lang yung mga label, iba-iba lang yung mga nakasulat throughout the years. Iba-ibang time ko kasi binili. And yung gusto ko lang sa treatment nila ay amoy honey kasi. Yun yung pinaka-favorite ko part doon sa treatment nila, amoy honey. At saka yung gusto ko nga din sa kanya ay sumakto siya sa hair ko. Even noong hindi pa siya bleach, yung talagang nakakatulong lang siya to get rid of yung parang yung damage feel, yung parang yung to repair yung damage. Pero at least hindi siya sobrang oily or overwhelming pag hindi ka naman chemically treated. And ito, ayan din. Iba pa, mas ano naman siya, more deeply concentrated na variant. I think it's si damage kaya. Oh, nuance airy. So medyo mas, parang mas pang bouncy hair. And then ito, rich damage care. So mas deep conditioning naman to. Okay, so bale ito yung ano ko, bale bleached hair essential section naman. So itong timba yun siya. So syempre unang-unang lumabas ay yung Clairol Shimmer Light Shampoo. So ito yung ginamit ko when I had bleached hair and malaking tulong nga to kasi sobra talaga naging porous si hair ko and sobra talaga siya nagiging brassy. So gumamit din ako ng hair toner at some point pero kailangan talaga ng daily purple shampoo. Lalo na for us na, di ba, Asian hair, di ba yung base talaga ng hair natin is very, very yellow. Yung natural mo na base color, talagang lalabanan niya yung whatever hair color na ipato mo. So, kailangan mo talaga gumamit ng purple shampoo para mag-correct siya. Gumamit din ako ng Elseve Curl Me Soft Cream. So, there was a time na nagpa-digital perm ako. However, I really hated the result. I was so disappointed. My hair became super, super frizzy. And isa to sa mga products na ginamit ko na para hindi sobrang mag-wild yung hair ko. Kasi parang for me, I felt that it was a botched result talaga. Ito naman, kakaubos ko lang nito na Volume Nourishment Root Lift Spray. So, ginagamit ko to after maligo and before mag-blower. Parang nafe-feel ko nga na nakakatulong nga siya na to add some volume. Pero hindi naman sobra-sobra kasi as it is, sobrang lift talaga ng hair ko. So, at least may naaambag siya kahit papaano. Ito, Masterly Perfect Shower. Ito din, nagustuhan ko talaga to kasi ito yung talagang perfect na gamitin before you blow dry your hair after paligo. Kasi sakto lang yung binibigay niyang moisture. Kasi clear siya na spray, hindi siya mabigat. It doesn't make your hair oilier, it doesn't weigh it down. So, nagustuhan ko talaga tong spray.
ito. Kaway-kaway sa mga nakaalala noong gumawa ulit ang Cream Silk na leave-in conditioner. So ito sa mga isa ito sa mga projects na inasikaso ko when I was in Unilever. So yung mga materials to promote this new leave-on conditioner, and actually talaga maganda nga siya. Natuwa nga ako kasi na-learn din talaga kasi ng Cream Silk na from the first time na nag-release sila ng yung ganito leave-on conditioner, parang hindi nga nagustuhan ng mga tao, masyadong malagkit yung first release nila. So, kinayar talaga nila na itong second release ay hindi siya maging malagkit. So, I'm really, really happy about this one. And sobra favorite ko nga din itong gamitin sa mga split ends after ko maligo and before ako mag-blow dry. Well, not necessarily for bleached hair, pero ito naman in general naging favorite ko nga ang dry shampoo throughout the years kasi malaking tulong nga talaga siya para yung hair ko hindi siya maging oily. Kasi umaantong nga sa point na madalas yung hair ko, yung scalp ko sobrang oily na kunyari pag lumalabas ako ng bahay, naglalagay na ako ng baby powder on my scalp. So sobrang oily talaga. Pag hindi ko siya lagyan ng baby powder, talagang nag-clump up na siya by the end of the day sa sobrang oily. Ngayon lang kasi di ba feeling niya parang okay siya, soft siya. I mean like hindi siya oily kasi syempre halos kakaligo ko lang before this live stream. Tapos ito naman na mga dry shampoo, yung second ko pong nalaman about them is that they're very, very good for curling your hair. So bago ka mag-curl ng hair, syempre yung pinaka-the best nga ay huwag ka mag-conditioner, shampoo lang yung gamitin mo. And then pagtuyo na hair mo, gamitan mo ng dry shampoo. I think parang yung mga powder particles sa mga dry shampoos, nakakatulong talaga sila para mas mag-last ang curl on your hair. So malaking tulong talaga siya, which is I really like it. And ayan, meron din ako dito Mashery Nuance Wave Milk. Yung nga lang hindi ko sobrang nagustuhan. Sobrang na siyang oily. Inubos ko lang kasi parang sayang. Nabili ko na to when I went to Taiwan years ago. Pero yun nga, hindi siya nag-workout for me. And susunod naman ay Pantene BB Cream for the Hair. So I'm not even sure if this is still available. Parang na-phase out na yata ang Pantene BB Cream for the Hair. I'm not sure. Pero nagustuhan ko din to kasi yung amoy niya okay siya. At saka nung type na binili ko to, which is parang 2014, 2015, parang wala pa masyadong choices in the market na pwede mong gamitin na parang yung after bath before we blow dry or before drying your hair na parang leave-in conditioner na hindi sobrang nagpapalagkit at nagpapadikit-dikit doon sa hair. And meron din akong Lux Oil mula sa Wella. And if I'm not mistaken, if I'm not mistaken, parang I think Wella and PNG are parang same na yata ng parent. Hindi ko sure, I could be wrong on this part. Pero ito kamoy niya yung Downy Parfum Collection. So ano to, this is a hair serum na, yes, kaamoy niya ang Downy Parfum Collection. So in terms of yung pagiging hair serum niya, okay naman siya. Wala naman ako masabi. Liban nga doon sa part na, ayun nga, amoy Downy Parfum. Kung gusto mong, kung sobrang hiling mo sa Downy na pati buhok mo, pati bedsheet mo, gusto mong mag-spread na rin yung amoy ng Downy, definitely you can try this hair serum. And meron din ako nagamit na Bonacure Color Freeze Conditioner Spray mula sa Schwarzkopf. And yung maganda nga dito kasi dahil conditioner spray siya, very lightweight siya, hindi siya nagpapalagkit sa hair kasi spray type siya. So, isi-shake mo lang siya, dual face siya. And nakakatulong nga siya to make your hair shinier when it dries. At saka, I think nga din, di ba minsan, kasi para sa mga tao may bleached hair, parang, syempre di ba kahit na bleach pa yung hair mo, sobrang init pa rin dito talaga sa Pilipinas na hindi naman pwede lahat ng product puros heavy treatment, heavy cream, or else magiging sobrang oily talaga. So, syempre sa sobrang hili ko sa essential, yun di ba kanina ko pa binabanggit, ayan, meron din akong essential CC oil na nagamit. Although parang, I guess, compared sa mga ibang essential products, parang hindi ito kasing memorable compared sa ibang essential products. Gumamit din ako ng Vitress when my hair was bleached. So, kunyari, di ba minsan yung throughout the day, yung tumutuchang siya, may dala talaga akong Vitress sa bag para pwede kong gamitin para smooth yung mga nafe-feel kong parang nagiging, yung talagang hiling mo na maganyan, yung bumubuhag-hag na. So, may dala-dala akong Vitress. Pero, yung mas nagustuhan ko naman nung naglaon, yung Vitress Solenusa coordination tuloy, collaboration. Kasi yun yung talaga sobrang bango. I really like that one. Sobrang powder fresh scent. Yun yung gusto ko. Okay, so yung susunod naman ay madami akong nagamit na L'Oreal Elseve Extraordinary Oil. So, I have used 4 bottles of L'Oreal Elseve. So, meron akong nagamit na botanical, meron akong nagamit na high shine na apero.
original nila na variant. Ayun, sige, papabago na kasi glass sila. Kaya meron din akong na-receive na sample. Free sample kasi nung original kapag bumili ko nung malaki. And yung gusto ko nga sa Elseve was that na-discover ko how great it actually was noong na-bleach yung hair ko. Kasi yung pinaka-concern ko nga is nag-oily pa din yung scalp ko pero tumutong siya nga yung dulo. So, ang laking tulong talaga nung Elseve to make the ends manageable and smooth without making my scalp oily. So, nilalagay ko talaga sa ends. And even though, kunyari, di ba ngayon na hindi naman na chemically treated yung hair ko per se kasi matagal na ako hindi nagpa-bleach or the last time I colored my hair was December pa last year and it was just to color it black. So, kumbaga parang hindi na siya chemically bothered na hair. So, even if hindi siya chemically bothered, maraming tulong pa din to para dun sa mga split ends. At saka, lalo na noong kasagsagan noong last year kasi when I came back from Japan, nag-aaral ako for the exam, hindi talaga ako nagka-time to get a good haircut done. Sa sobrang busy, sa sobrang dami na kailangan aralin in a single day, talaga parang hindi talaga ako nagka-time na magpa-haircut and everything. So ito yung ginagamit ko last year. And ito ang ginamit kong L'Oreal Elseve naman this year noong kasagsagan ng ECQ. Kasi diba, I was really supposed to get a haircut nung summer kasi huling pa-haircut ko was December after ko mag-take ng exam. So I was about to get a haircut nitong summer kasi may mga naiiwan pang ang tuchang doon sa pagpapa-hairstyle namin sa Cebu last year. So naging malaking tulong talaga tong Elseve in general kasi nilalagay ko siya sa mga ends para naging maging manageable siya. Kasi nung ECQ nga talaga, nakifeel ko nga talaga pag ginaganyan, talagang yung minsan hindi na talaga makadaan yung hindi na talaga masuklay ba? Sa sobrang tuchang pa rin itong mga naiiwa. At saka diba syempre overtime mas nakaka-split ends ka. Kaya malaking tulong talaga itong Elseve. I really really love Elseve in general. I have so many nice things to say. Eto si ayan, hindi ko ayan. One more bottle. So yeah, 5 bottles of Elseve I have used. Plus, gumamit din ako ng L'Oreal Mythic Oil which, if I'm not mistaken, parang ito lang din yung ginawa nilang salon version noong Elseve, but I think chances are halos same formulation lang din tong dalawa kasi I love this as much as this. So may malakas ako patog na deep down inside. Iba lang yung parang distribution channels kasi L'Oreal Elseve is I think sa ibang I think dito eh, dito din sa Pilipinas mahanap mo siya sa Watsons and sa ibang bansa ganun din. So more on Watsons. Ito naman I think I've seen Mythic Oil sa bench, sa salon ng bench. Noong hindi pa yun nga, hindi pa pandemya at lahat-lahat. Ito ngayon guys, Glamour Serum Drops. Meron din ako Schwarzkopf na Ultimate Oil Elixir na ito nabili ko from China. Ito naman nabili ko from the Unilever store na nag-intern ako sa Unilever yun. Maraming mga bagay na 50 to 70% off sa Unilever store noong time na yun. Pero ano siya, parang hindi mo, you have to go there every week kasi iba-iba yung mga makikita mo sa store every week. Lastly naman ay itong Argan Glow Hair Oil from CFC Lab. So this was a gift from Althea. So ginawa ko na lang dito was, ginagamit ko siya before ako mag-shampoo. Sa sobrang oily talaga niya sa hair, hindi siya pwedeng leave-in. Talagang sobrang magbabunch up talaga yung hair ko sa sobrang oily. Pero pag ginamit mo siya na before shampoo, tapos hugasan mo siya na shampoo, halos tama lang. Pero yun nga, for the hassle, medyo difficult to use nga siya. Ayun, finally nakarating na ako dito sa portion na ito. Ito naman yung mga body washes that I have used. So yun, nakarating na tayo sa body care portion. And for body wash, ayun, meron ako nagamit na Bath & Body Works Japanese Cherry Blossom. So I'm sure, di ba, very very popular ito. Marami na sa inyo ang nakatry nito. Gumamit din ako ng super cute kasi nabili ko ito sa Hong Kong na may gumawa ng banana milk body wash. So nakakaano nga siya. Amoy Bing Grey banana milk talaga siya. Although parang it's not everyone's cup of tea. Kasi parang halimbawa for my sister, parang feeling niya masyado fancy na yung amoy. Pero ako tuwang-tuwa ako kasi pati yung packaging, di ba? Lahat na kinarear niya talaga yung entire Bing Grey banana milk concept. So, gusto ko siya. And gumamit din ako na Love Beauty and Planet na Tea Tree and Vetiver na body wash. So, favorite ko nga talaga yung Love Beauty and Planet. And ito nga ay toon niya talaga. Talaga kung gusto niyo ng mga spa-type fragrances na nakaka-relax sa buhay niyo, definitely check out yung mga products na Love Beauty and Planet. Tapos ito naman ang nagamit ko na body wash mula kay Palmolive Natural White Plus Milk.
siya. Ito yung time na endorser pa si Heart ng Palmolive. Ito ba Lux Organics na siya ngayon? So, itong gusto ko talaga yung amoy dito kasi powder fresh yung fragrance niya, powder milk fresh. I'm just not sure if they are still making this kasi matagal ko na ito na-receive. Parang 2017. At matagal ko na rin siyang nagamit at na-impose. So, ito na mga body washes from Innisfree. So, meron akong na-upos na peach and cotton flower. So, nagkakaroon lang nung nasa Korea ako, yun yung time na 11-11. So, ang daming sale. So, buy one, take one ng body wash. So, pag buy one, take one, okay na yung fresh. Pero pag yung mag-isa, parang, ayaw na lang yung body wash nila. Pero itong dalawa, I really love using both of these body washes kasi talagang nakaka-relax yung fragrance, talagang very soothing to use at saka mabulatin. So, malaking tulong din dahil efficient siyang gamitin. Ayan. So, yung Lux. Ayan, meron akong magical spell na nagamit. Hindi nga din ako sure may Lux pa ba? Oh my god, hindi na nga din ako sure eh. Parang, baka finish out na ba siya? I'm not even sure. So, yan, pagkita ko ng Lux Magical Spell. And, gusto ko talaga yung amoy nito. Kaya nga, diba, to the point na nakaubos ako ng tatlo. Hindi ko alam gusto about Lux in general is that the bottles they come with always parang crap. Parang like this one. Yung isa pang bar niya talaga gamit ko. Ito din, ayan, Love Forever. Pero hindi ko super gusto itong fragrance na to. Pero yan, no, laging nagka-crack in bottle. Pero itong bango talaga. Itong Magical Spell, ang bango-bango talaga niya. Tsaka, for some reason, malaki talaga yung tulong niya para pag-relax ka habang nagsha-shower ka because of the way that the scent is made. And matry ko din yung white impress nila, tsaka soft touch. So, di ba, dami ko na-try from Lux. So, yung body washes naman. So, na-try ko yung Cooling White Strawberry and Mint nila. But I think parang wala na yata nito. And ito, I think ongoing pa meron yung Deep Moisture with Honey. Clean Moisture with Coconut Milk, yan yung I'm not sure kung nandiyan ka ba. So, itong lahat, nagustuhan ko nga sila kasi magulang-magula talaga sila. And if I remember correctly, even if hindi ka gumamit ng body cup habang nagsha-shower ka, magula pa rin sila. So, laking tipid kasi diba minsan may mga body wash na hindi talaga gumugula na maayos. So, kapag hindi ka gumamit ng cup, sobrang dami ka mauubos sa body wash and siya na nga siyang magastos. And meron din na yan, Johnson's Baby Bath Milk. Ayun. Pero mostly, actually, kung hindi nga siya pang-body wash, ipang naubuso dahil pinanghugas ko ng makeup brushes. Kasi ang bango-bango ng mga makeup brushes kapag ito yung ginamit. At saka kasi minsan, pag masyadong yung parang sun-sealed, yung conditioning shampoo na sun-sealed yung gamitin sa makeup brushes, parang yung nagiging sobrang oily na yung makeup brushes eh, nare-receive niya yung nutrients. Tapos pag nag-makeup ka, parang feel mo, parang bakit ang oily, gano'n. Hindi ko mapipil. Ang dami kong naubos na happy bath. So, hindi ko alam nila sa ipibring. Di ba yung Amore Pacific, sobrang na silang aggressive magpasok ng brands nila. We have Etude House, although hindi ko pala yung Etude House under Amore. We have Innisfree, we have Laneige, we have Espoir, di ba nakakapasok lang din. Oo, yun. So, yung happy bath dapat sumunod na siya. So, ito, nagamit ko yung Rose nila, mata ko ng Rose sa body washes nila. And sobrang bango nga talaga ng Rose body washes nila. Mabango, mabula, at saka talagang, ayan. The best talaga. Yung talagang, mag-e-enjoy ka talaga. Kaya nga happy bath. Oo, di ba? Tapos na-try ko din yung Pure Cotton Flower nila na siyang ang bango-bango rin. So, I really like this product as well. Meron din ako na-try na Lavender. And meron din ako na-try na Cherry Blossom. Pero for me talaga, yung sobrang gusto ko talaga i-recommend sa mga tao ay yung Rose nila. So, actually, pag nag-check kayo sa Shopee, marami na makikita ng mga resellers na nagbibenta ng Rose. Kahit natin sa Facebook, lahat actually, ang dami yung mahanap na resellers sa Happy Bath. And definitely, if you're looking for new body wash, sobrang marirecommend ko talaga yung Rose ng Happy Bath. Ito yung pagkalaking box naman right now. Kasi ito naman yung marami ko ng mga lotion. So, sinisimulan ko na sa ito yung nagamit ko na Marks & Spencer na Lavender Lotion. And okay nga to kasi hindi siya, actually yung moisturizing natin body lotion. So hindi siya ganun kabigat. And, ayun na. Amoy niya. Amoy, very authentic yung amoy lavender niya. So bigay ito ng BFF ko. Thank you so much, Earl, sa pagbigay sa akin ng lotion. Thank you so much, Besh, sa lotion na to. And ang dami ko din naubos na lotion ng Johnson's Baby. In fact, nga din, I'm also going to shoot like a WhatsApp haul for you guys. And kasama din ulit si Johnson's Baby. Kasi gustong gusto ko talaga yung mga lotion nila.
akin, yung pinaka gusto ko kasing aspeto is that my mom has a lot of allergies. Bakit? Diba bakit ako yung gumagamit pero siya may allergy? Kasi more of, maraming mga lotion sa mundo na ang bango-bango nila, pero kapag yun yung ginamit ko, sobrang maamoy. Tapos lumabas ako ng CR, hindi talaga makahinga yung mom ko. So, normally mahanap talaga ako ng mga lotion din na yung fragrance ay something na gustong-gusto ko din gamitin. And syempre, di ba, yung nakaka-nourish talaga. But at the same time, mild enough na hindi siya mahihirapan huminga. So, ito yung Johnson's yung sobrang galing sa aspeto yun. So, gumamit ako ng milk plus oat. So, very mild fragrance. Milk plus rice. I really, really love the fragrance of this one. So, sobrang favorite ko siya. And yung the most favorite of all ay yung Johnson's baby lotion. As in, ito talaga yung original na talaga, ang bango-bango lang talaga niya. Yung talaga, amoy bagong panganak. Amoy bagong panganak! Ito talaga yung favorite ko. And, ano nga din eh, pati din on my mom's part, gusto-gusto din niya yung amoy nito. So, at least, di ba, hindi siya nahirapan huminga. And speaking of Lush, ayan, yung Lush Sleepy Lotion. Ayan, so, nakaubos ako isang tub. And, ayan nga, yung amoy niya is yung for me, yung talaga authentic na amoy ng lavender. So, a lot of people were buying this kasi diba, it's supposed to cure insomnia. So, my insomnia is so severe na hindi ako gumaling noong binili ko to. Pero malaking tulong nga siya para makapag-relax ka dahil mabango nga talaga siya. Kumbaga, parang it's a very good aromatherapy product kasi matatutuwa ka, nambango siya, tapos nakaka-relax siya in the sense na parang dahil nga sa mabango, natutuwa ka, mas nakakalimutan mo yung problema mo, gano'n. Pero parang hindi gumaling yung insomnia ko, unlike what I had hoped na mangyayari sana. And ayan na naman tayo sa happy bath. Some of the lotions na lang to, kasi yung iba parang matapon ko na. So meron naman dito body milk na fruit flavored, and then ultra deep moisture lotion na ginamit na rin namin as a container for something else. And then meron din ako rose essence na lotion na naubos, and again, sobrang bango talaga ng lahat ng rose products na Happy Bath. So kung naghahanap kayo ng rose na talaga magugustuhan ninyo, definitely check out yung mga gawa ng Happy Bath. So meron din ako dito mga nahiligaw na bath and body work, sheer cotton and lemonade, tsaka dark kiss. I think ito yung ating gusto ni Heart, diba? Oo, this is the only cheap thing that we can afford na gusto ni Heart. Ito na yun. At saka sheer cotton na regalo din sa aming mga friends from the US. Thank you so much. And ito nga yung gusto ko nga dahil sa cream siya ay malaking tulong. Kasi parang ano nga siya, very hydrating talaga siya. At saka ang bango-bango nga ng Bath & Body Works yung tagal mag-last ng fragrance. So there's also that. But otherwise, mabango talaga to. And if yung concern mo ay ayaw mo talaga ng feeling na malagkit, ayaw mo feeling na mabigat sa lotion, definitely you can check this one out. Gumamit ako ng dalawang tub ng Pikachu Honey Moisture Cream mula sa Tony Moly. And ito nga ay sobrang ano talaga siya, parang sobrang gooey talaga siya na moisture. Kasi parang feeling ko pag ibaliktad mo itong tub na kung may product pa, parang hindi matatapon yung product sa sobrang gooey talaga niya. Malagkit talaga siya, pero magaling nga siya mag-hydrate. So, this isn't for everyone, I would say. Tapos, ito naman, gumamit ako ng Nature Republic Soothing Aloe Vera 92% Gel.
So, syempre diba ngayon, ang ilit-ilit talaga natin sa aloe vera gel, lahat ng tao, diba? Lahat ng brands halos may sarili-sarili ng version ng kanika-nila mga gel. So, noong time na noong binili ko ito, parang 2014, parang 2015, diba sila pa lang yung meron. Parang feeling ko, wow, parang sobrang groundbreaking. Diba parang feeling na, wow, this is the future, ganun. Pero diba ngayon, parang napaka-common na lang. Eh, malaking tulong nga yung mga gel, diba, para sa mga tao na hihirapan talaga sa mga traditional cream and lotion, be it for face or body. Yung pala yung herbals na nourishing skin. Nourishing skin cream. So, kung naghahanap talaga kayo nung talagang nakakatulong kapag yung nagkakaroon talaga kayo ng dryness and flakiness in your hands or feet, dito talaga yung marirecommend ko. Kasi nung binili ko nga ito, lagi ko nagkakaroon ng mga patsy-patsy. Yung para lang yung para sobrang nag-dry, nagka-crack. So, malaking tulong talaga to para mabawasan yung pag-dry and pagka-crack. And ano nga din, yung fragrance din niya for me, I personally liked it. Plus, yung maganda nga sa Himalaya Herbals, madali na natin sa lahat ng Watsons at saka mura lang yung mga products nila, affordable for a lot of people. At saka, kunyari, di ba ito yung maliit na size, mas malaking sizes. So, lagi silang may smaller sizes para hindi kailangan gastos agad. So, I really love using this item. And meron din ako naubos na Aveeno Day Cream Moisturizing Lotion. So, actually, more of yung mama ko yung gumamit lang hanggang dito. Mula simula hanggang dyan, tapos ako lang dito kasi parang itong summer nga, like, it was just so hot na I was already having rashes because of how hot it was. So, malaking tulong nga talaga ito to soothe yung napifeel ko ng mga rashes. Susunod ko naman na nagamit ay ito for me's ingredients ko mula sa Shopee. So, ito naman, pinili ko itong mga mineral oil na scented para gumawa ng salt scrub. So, actually, ang dali na gumawa ng salt scrub kasi kailangan mo lang ng 10 katutok na iodized salt and scented mineral oil and maraming ka na magagawang product. Parang itong 110 lang yung binili ko. I mean, 110 tig isang bote, pero parang tig isang bote, pag hinaluan mo ng maraming asin, parang, di ba, asin, so more ng asin eh, magagamit mo ng mga, I think in my part, parang more than 2 months isang bote. So, malaking tulong talaga siya. At saka ito pa pala naligaw din, meron din ako nagamit na Johnson's Body Care, so ito naman yung version nila sa Japan na lotion. And yes, sobrang mild nga lang din. Very similar sa mga meron tayo na lotion dito sa Pilipinas. Talaga sobrang mild. Ito naman ay rose and jasmine. Although parang amoy vanilla siya. Even though it's a rose and jasmine. Tapos, last but, kumbaga I saved the best for last. Kasi, ito nga ang aking mga nagamit from Nivea. So, yung Nivea Oil in Lotion, gustong-gusto ko talaga. Kasi, ito yung feeling kong parang sakto na kasi madalas kapag lotion parang feeling ko not hydrating enough. Pero itong oily lotion feeling ko talagang sakto-sakto. At saka ang bango-bango nga, so meron ng cuckoo, may rose. Na-try ko din yung cherry blossom. So this was from a PR kit. So itong tatlo from a PR kit that they sent. And nagamit ko nga talaga, naubos ko yung tatlo. And gustong-gusto ko nga yung amoy nilang lahat, yung texture. At saka perfect talaga siyang gamitin after maligo. At saka yung rose, gustong-gusto ko talaga yung rose sobra. Ang hihili-hili ko sa mga rose fragrances. Kasi siguro pandagdag na din na I really love the color of the bottle. So yeah, that also helps. Kasi yan, meron din ang nagamit ng malaking bote ng cocoa. And ito naman from Japan naman na Nivea Marshmallow Care Silky Flower. And ang babaw talaga ng mga lotion ng Nivea. Gusto ko talaga ng lotion nila. Yung mga nasa blue, mga lavender na bottle, yan, ito oily lotion ko sa talaga. Tapos, ito naman ay yung Nivea Soft. So, yung Nivea Soft naman yung cream nila na gusto ko din kasi parang may explanation siya. Di ba usually parang may mga cream na ang oily ng dating. Di ba yung Nivea cream talaga very oily yung dating. Ito, sobrang ano lang siya, parang watery yung feel niya before niya ilabas yung mga encapsulated oil. Kaya nga, pag naghahanap kayo ng mabango, banayad sa skin, at saka mabilis hanapin kasi di ba halos lahat ng tindahan, I think almost all major drugstores ay nagbibenta ng Nivea Soft. So, kung magugustuhan nyo din talaga to. Currently nga lang, ang ginagamit ko ay Love Beauty and Planet. So, sobrang mabango na yun yung muna. Pero, definitely, if kailangan ko na ulit bumili ng lotion, ito yung una kong titingnan. Kasi talagang yan yung favorite ko. Ayan, wow! Natapos yung tayo sa lotion. Ang galing! Ayan. So, ito na yung last for like everything. Ang galing natin. So, ito naman mga ginamit kong body scrub. So, lahat to ay body scrubs naman.
And yan, gumamit ako ng glutathione na body scrub. And I use... So yan, meron akong dalawang naubos na glutathione na body scrub. So, yung isa pinadala ng sample room. And when I tried it out, I really, really liked it. Kasi gusto ko nga yung amoy niya na amoy citrus. At saka, gusto ko nga yung texture niya na parang oil siya na may salt. And maganda nga talaga siyang i-massage, especially kapag yung marami ka mga kasukasuan na naninigas, ganyan. Nagustuhan ko talaga tong product. And then, ginamit ko din yung Tony Moly Black Sugar Scrub. So, facial scrub to, pero ginamit ko na siya for body as well. Kasi yung grit, di ba? Kasi parang na-feel ko yung grit nito parang masyadong magaspang sa mukha. So, sabi ko, ah, tama siya sa katawan kasi medyo masyado siyang magaspang. Yan, meron din ako Avon Spa. Avon ba o? Abone? Avon? Hindi na rin ako sure. So, meron ako Avon Spa Milk Salt. And this is actually not the first. Natutunan ko to kay Nanay Aisha. Hello! Hello mga Airs Loves! Oh, biglang naging Purple Airs Channel. Yes! Yun nga, sa mga shower videos niya, nakita ko ng tampok nga niya itong body salt. And sinubukan ko nga siya. And sabi ko, maganda nga talaga siya pang exfoliate. At saka yung gusto ko, mura lang siya. Kasi parang, di ba yung buong bote, parang 80 plus lang. Tapos magagamit mo ng at least 1 month. And madali siyang hanapin kasi laging meron sa Watson. So malaking tulong talaga siya. Ayun na si, one more, isa pang Avon. Yan, so sobrang hili ko nga sa Avon. Ayan, so ito din, gumamit din ako ng Cherry Blossom na body scrub ng Zenzest. So yung Zenzest naman, ang pinaglalaban nila bango, at saka yung pinaglalaban naman nila, creamy yung body scrub nila, at saka apricot beads. So pag yung hinahanap mo yung apricot beads specifically, magugustuhan mo talaga to. And I actually forgot to mention, yan, kanina eh, I think may nalabas ako St. Ives. So yung mga St. Ives na body scrub, sobra ko actually silang nagustuhan for ba, di ba St. Ives face scrub siya, pero sobra ko na silang nagustuhan for body scrub kasi talaga, ang galing talaga nila mag-exfoliate pagdating na mga, yung mga dead skin sa katawan. So, nagustuhan ko talaga yung mga products na yun for body. And ito naman na Zenzest ay sa mga nakahanap nga ng apricot scrub, magugustuhan nyo talaga to. And yung pinakahuli ay yung Lush Rub Shower Scrub. So, this shower scrub, actually more of, binili ko to kasi nung binibili ko yung Lush Sleepy Lotion, parang sabi nila, ma'am, konti na lang, pag bumili na lang kayo ng konti, dahil gagamitin mo yung, hindi ko na maalala what credit, because you're gonna use this company's credit card, konti na lang, ma'am, bibigyan namin kayo ng libreng bar of soap. Di ba mahal ka agad ng sabon sa Lush? So sabi ko, what is the cheapest product that I can add to meet the requirement? So sabi ko, ma'am, itong body scrub, itong rub. So ito nga, amoy shower fresh, and may salt nga siya. Yun nga lang, hindi nga lang ako ganun ka-sold on this kasi masyadong maliit yung grit. Parang hindi talaga siya nakaka-scrub. Kulang sa hagod. Pero sa mga tao naman na gusto lang ng mild exfoliation, okay to. Pero para sa mga katulad ko na nag-wait lang. Excuse me! Para sa mga naghahanap ng mga mild lang, hindi sobrang extreme na exfoliation, you'll definitely like this scrub. Pero for me nga, parang hindi nga nagtugma. So ayan, wow, natapos din ako sa aking body care and hair care empties. Diba, akalain nyo yun, natapos din ako sa aking body care and hair care empties. Maraming salamat sa mga nagsipag-nood. Of course, please don't forget to, of course, yan, dalawa, subscribe to my YouTube channel and to like my Facebook page, diba? Don't forget yung dalawang mga yan. And let's keep in touch on social media, diba? Yes naman. And I'll see you at the next one. Diba? Maraming salamat sa mga nanood.